Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Agustin sa pamamagitan ng di maglalaho niyang panalangin, si Santa Monica, ang kanyang ina, ay nagsimulang magbago ang puso ng kanyang anak. Ang pananampalataya at patuloy ng pagtitiyaga ni Santa Monica kahit na sa hirap ng pagsuway ng kanyang anak ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ina at bunga ng kanyang panalangin. Ang pagbabalik loob ni San Agustin sa Kristyanismo ay isang patunay sa malalim na impluwensya na maaaring magkaroon ng magulang na pananalangin at nagmamahal sa isang pasaway na anak. Mga kapatid, sa banal na misa na ito, ialay natin sa Diyos ang ating mga kahilingan, ang mga tao humihingi ng panalangin para sa kanilang kagalingan, sa kanilang sakit, sa kaluluwa, lalo na kay Victor, at sa ating personal at pamilyang intensyon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos sa mapari-pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw sa batis ng karunungan ay magbunso ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina'y isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang
ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo din ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, hinahadlangan ninyo ang tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyo pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Saba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, inubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinangsangkala ninyo ang pagdarasal nang mahaba, dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Saba ninyong mga eskriba
at mga Pariseo, mga mapag-imbabaw. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na ginawa ninyong maasahol pa kaysa inyo. Kaya't naging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyong mga bulag na taga-akay, tinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambana nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipanumpa nino man ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupon lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga mapag-imbabaw, mukhang ang sakit naman nitong salita kapag masasabihan ka ng iyong kapwa. You are hypocrites. Ikaw ay hindi totoo sa iyong ginagawa, kinikilos at sinasabi. Magaling ka lang sa panglabas na anyo, pero sa gawa, wala ka palang binatbat. Ito ay hindi maganda sa tenga natin na pakinggan. Kaya kung tingnan ninyo yung katabi, mukha bang mapag-imbabaw? Mga kapatid, ano pa kaya kapag si Jesus na ang nagsabi sa iyo nito? Mga mapag-imbabaw. Nakakahiya, nakakatakot, nakakasakit sa sabdamin. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin na huwag natin tularan ang mga aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo. Mahilig lang magpasikat, pero hindi naman sinasapuso ang ginagawa. Tunay nga naman, minsan ganun din tayo. Sobrang galing natin dumakdak, magbigay ng payo, magpabida, pero hindi naman natin ginagawa ang sinasabi natin. We lack to walk our own talk. Instead, we use powerful words in order to impress people and not to please the Lord. Sino ba ang mas mahalaga sa buhay mo? Sino ba ang gusto mong ipapahayag? Ang iyong sarili para umangat ka sa iba o ang Panginoon na nagbibigay ng lakas sa iyo? Kung si Nuestra Padre Jesus Nazareno ang pinapahalagan mo, ay patunayan mo. Huwag kang mahiya ibalita sa iba na si Jesus ay makapangyarihan, mapagmahal at mabuti. Maging totoo ka at palaging pumanig sa makatotohanan. Mga kapatid, hindi naman natin kailangan magpabida para sumikat. Hindi naman natin kailangan sumikat para maangat mo ang iyong sarili.
ang pagiging totoo, mabuti, at mapagmahal sa kapwa at sa ating Panginoon ay sapat na. Ito dapat ang atin ipinahahayag at pinapalaganap. Huwag tayong huminto na gumawa ng mabuti at magsabi ng katotohanan. Iwasan ang maging mapag-imbabaw. Ang dami na ng problema sa mundo, dagdagan mo pa kaya? Mga kapatid, manatiling mabuti at ipahayag si Jesus bilang Diyos at hindi iyong sarili na mas magaling. Tandaan mo, ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. God bless us all. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong kapatid, mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa iyo. Diyos Ama, at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway sa puso ang gawaing pagpapanibago at pagpapaloob, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway ganting palaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Sa katahimikan ng ating puso, idalog natin ang ating mga panalangin, lalo na sa lahat na naghahanda ng kanilang bar examinations ngayon, Setyembre. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming Diyos, tulungan mo kami magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesus na ang daan, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ito'y bunga
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin. Maihain nawa ngayon, ginugunita si San Agustin, ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay ipinararangalan sa pamumuhay ng totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap subong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din, ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ni Nanang Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Agustin, ni St. Peter Julian Aimard, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kudugudugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Diyos sa lahat ng pamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga iniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng name minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o name minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Katawan ni Kristo
Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kami mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang Siya sa pamamagitan din Niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa ating banal na misa ngayong hapon na ito dito sa parokya. I will take this opportunity to invite young male college students, college graduates, and young professionals to join us in our congregation, the Congregation of the Blessed Sacrament. I am Father Beam Posadas, SSS, the National Vocation Director of the Congregation. Be a priest, be a brother, and be a sacramentino. Remember, you are not alone in this journey. For more inquiries, you may contact us through our Facebook page, Sacramentino Vocation BSBC or Father Beam Posadas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin din. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinanaw. Basbasan po ninyo ang mga daladala nila mga berhen at dasalin sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag at ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay saging